Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Domestic helpers at Tarut, Saudi Arabia, apat na magkakaibang amo na ang pinagsisilbihan. Pinaglilinis raw siya ng mosque. Nananakit na ang kanyang mga kamay, braso at tuhod sa kakatrabaho. Pero ang kanyang sweldo hindi naman daw dinadagdagan. Ito sa Tretches Telepono, kausapin natin si Marilyn Opinia. Marilyn, kumusta ka na? Okay lang po. Okay ka ba dyan? Ba't naiiyak ka? Anong problema natin dyan? Anong nangyayari ngayon sa iyo? Kasi po, yun po yung nireklamo ko po, yung lagi po ako dinadaga sa bahay po ng nanay niya. Tapos po sa simbahan po, pinapalinis po ako. Tapos dalawa po yung amo ko dito, taas at baba. Ang una po sabi ng agency ko, isa lang talaga po nakalagay sa kontrata. Pagdating ko po dito, ang sabi, dalawa po sila. Nakalagay doon sa kontrata. Tapos noon, 1 week ko pong hindi nililinisan yun sa taas. Nung pagkalita ng 1 week, kinausap ulit ako ng amo ko na kailangan nilisan mong taas kasi hati kami sa bayan na yun, sa binayad namin sa'yo. Okay. At sabi ko, tinawagan uli yung agency ulit sa damam, at sabi na, kinausap ako. Sabi niya sa akin, sige, kakausapin ko yung amo mo na 1,000 sa taas, 1,000 sa baba, para lilisan mo rin ng taas. O di pumayag po ako, kasi dagdag eh. Okay. Ngayon, nagdagdag po. Hindi, nung nakalipat yung samuan, hindi po ako sinahuran. Ganun pa rin po. 1,500 po ang sahod ko. Tapos, pagka, ano po, dinadala po ako sa bahay ng kapatid niya, sa nanay niya. Paikot-ikot ka sa apat na amo. Opo. Okay, ngayon, ganito na lang, ano? Okay, dyan ka muna, ano? Kumusta naman yung mga kamay mo, braso mo, tuhod mo? Eh, bay, sa kakatrabaho mo, nakit na ba yan? Nanginig po, minsan nakakaano. Pasmado ka na dyan. Okay. Ganito. Okay. Marilyn, dyan sandali ha. Kakausapin natin. Ito si Hazel De La Cruz ng Z Career Edge Incorporated hinggil sa issue nito. At ang kanilang pahayag, ito. Ganito yan, sir. Actually, yung si Marilyn Opeña, magta 2 years na yan. So, the last time na nagka-problema po siya sa employer niya, naayos naman namin. Ngayon, noong isang araw lang po napunta dito yung anak niya. So, doon lang minalaman ulit yung problema niya. And then, actually po, kahapon, napalot na namin sa agency doon sa Saudi. Ngayon, hindi naman po kasi basta-basta ma-action na niyan kasi Ramadan po doon. Siyempre po, kailangan pa namin makipag-communicate doon sa employer. Alright, narinig mo dyan, Marilyn? Marilyn? Po. Narinig mo yung sinabi ng ano, na parang maraming mga sat-sat na tsaka lang daw nila nalaman at Ramadan ngayon. Totoo ba to na talaga nakakausap mo sila dyan? Ngayon na lang po kasi pag nagme-message po ako sa WhatsApp, hindi po ako nasasagot niya. Ngayon na lang po nung pumunta po yung anak ko at saka yung kapatid ko. Okay. So ngayon nakausap mo na, nangako naman sila? Nangako po sila, gagawa po sila ng action. Kasi sige, ganito, no? Ang amo po. Okay, ganito. Gagawa natin ng action. Kasi alam ko na alam na ng problema. Sa kabilang linya natin naman, dito ho, si Miss Josephine Tobia, Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am, magandang hapon po. Hello. Ma'am, yes. Okay. Ito hong isang OFW natin, nakausap na hong kanyang agency at nangako naman daw, kaya lang kami, binabantayan ho namin, nananakit na raw hong kanyang mga kamay, braso, at nanginginig ho yung kanyang tuhod, na pasmado na ho eh. Apat na amo hong tinagtatrabaho ay ito. Para sa akin ho ma'am, para maobliga ho talaga natin, ano hong action na magagawa ho natin, tulad ng sinasabi nyo, talagang dapat tinututukan yung agency. Oo. Hindi ko nga narinig yung sinasabi ng agency eh. Eh, parang sinabi lang, ngayon lang daw nila nalaman at yung gagawin daw lang ng paraan kasi Ramadan daw
Alam ko naman, ma'am, the usual, alam niyo yun, the usual reasoning. From our end, ano ho magagawa natin, ma'am? We will check on the agency, itong Philippine agency, recruitment agency na nagde-deny yata, di ba? I-verify natin yan kasi di maganda yata yung sinasabi niyo itong worker at kung hindi siya inaasikaso. Okay. Ipapatawag din natin yung ating welfare officer para i-check yung kanyang sitwasyon. Okay. Kaya nga, ma'am, ako'y naniniwala na kinakailangan ito mga ito yung mga placement agency overseas. Eh dapat talaga nasa ilalim na ng ano ng dole. Dole na. Kasi kung ganito ay para maliris na ho natin yung mga tiwaling agency. Ay, hindi ko lang masabi itong agency na ho to kung nagdadahilan, pero nangako naman daw ho sila, ma'am, babantayan na lang ho natin, ma'am. Edi mabuti, alamin natin yan sa Monday kung meron na silang nagawang aksyon. Okay, Marilyn, narinig mo, Marilyn? Apo, okay, gawa natin ang paraan. Nakaabot ng sumbong mo sa Kilos Pronto. Tutulungan ka namin ni Alex Santos, si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, at naririnig tayo sa buong bansa na sa PTV4. Kaya obligado kaming tumulong sa gobyerno yan, ha? Okay po, marami po. Salamat. Walang anuman. Ma'am Josephine, thank you rin, ha? Thank you din po. Sa ulitin. Okay po, well done.